sa Panginoon, nagsang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, sanda itigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang daigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinakahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinauwaan ko naman sa ilang nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria.
magtatanim ang mga mananim at magpapasasa sa ibubungan nito. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabis sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, makabagpo kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalika ng demonyo
at masyadong pinakihirapan. Ngunit gaputok man ay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumukod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ikagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa kapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ang iyong pananalig. Mangyayari ang kinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Bakit ang anak na babae ng Kananeya na may sakit gumaling? Ang dakilan kasi ang ina nitong batang babae lumapit kay Jesus at kiniling kay Jesus mapagalingin ang kanyang anak. Kaya pinagaling ng ating Panginoon. Kung hindi lumapit ang ina nitong batang babae, malamang na tuluyang may sakit ang anak at tuluyang namatay. Lumapit kasi ang ina ng batang babae sa Panginoon. Hiniling ang tulong ng Panginoon. Kaya gumaling itong anak na babae. Ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo, kung mayroon tayong sakit, lumapit lamang sa Panginoon. Hilingin ang kanyang tulong, ipagkakaloob sa atin kaagad. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Gentil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang ating tugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan, sa lahat ng dako naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya,
Naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang ng galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na nananalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi, o relihiyon, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay, na ito naway magbuni magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mo na mabuo kaming lakat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa lagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa. At huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ating alay na alakat inapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag-alay namin inyo pong tanggapin at inyong papanalin at mamarapatin inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alak at tinapay mula sa sa lupain ng Diyos ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming na iyosa ng kalugdan. At kami ay gawin mong akin na sa iyo ay laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhad po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking magningan
sang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso. Aking mahango. Kapwa kong kasim bigo, kapwa kong kasim bigo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mo na maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati